Hi guys, welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and So for today's video, ang usapan natin ay yung isang pinost doon sa aming page. Ang sabi niya, papaano daw po i-refund ang shipping fee kapag may arts. So kung papaano yan, yan ang pag-uusapan natin. Let's go! PS tayo. Yan yung isa sa mga burden natin ng sir. So, ano nga ba yung RTS? Yung RTS is return to seller. Diba? Balik yung in-order ng buyer mo sa ating seller. Tapos, bakit nagkakaroon ng returning? Kasi merong unsuccessful delivery or fail. Bakit nagkakaroon ng unsuccessful delivery or fail delivery? Kasi maraming reason. Tulad yan, hindi mahanap yung location ng bahay, wala sa budget, walang tao yung bahay, nagbilin kay kapitbahay, o kaya nasa hub pa lang, pero ng damages yung packaging o yung pinaka-item mismo. So, hindi na yung i-deliver sa'yo, tatawag yun sa'yo. Sabihin na hindi na yung ma-deliver kasi nga may damages. So, kapag may RTS tayo at mga cancellation or delivery attempts na hindi successful, may mga charges yun. Especially kapag sinodi sa'yo. Yun ang tinatawag na adjust. Natin doon sa finance natin, doon sa transaction, makikita nyo doon adjustment by shop. Tapos, bago mo i-click yun, nandoon yung amount. For example, adjustment by Shopee, kalagay doon 120. Pag pinik mo yun, andoon yung adjustment zone. Canceled o unsuccessful. Yung amount na nakikita natin sa adjustment, yan yung shipping fee na binayaran ni buyer. Kung magkano yung shipping fee na binayaran ni buyer, yun yung ide-deduct sa ating sale. Tayo ang magbabayad. So, pwede na pala nating i-refund yun. Pwede natin i-refund. Kaya lang, kapag ni-refund yun, merong certain days, certain days yun. Kapag lumagpas ka doon, magiging valid na yun at hindi mo na mare-refund siya. So, ang span nun is 35 days after kang mabawasan o ma-charge punsa shipping because of that. 35 days. Now, pwede mo siyang i-appeal. Pwede mo siyang i-appeal para ma-refund kay customer service. Tapos may ibibigay silang link, form link sa'yo na pwede mong fill-upan. Yan ang mga information. So, ang approval nun is 7 to 8 working days. May working days from Monday to Friday. So, kapag nag-file ka ng Sabado o Sabado Linggo, weekend, ang start nun is Monday. So, 7 to 8 working days. Pag na-approve yun, pag na-approve yung application mo, automatic papasok yon sa Shopee wallet. Okay. Papasok yon mismo. Pero bago yun pumasok, mag-i-email muna sa'yo si Shopee na approve yung application mo for refund doon niya sa adjustment na chinarge sa'yo. Kasi may mga shipping
na malalaki katulad mo sa akin 110. Eh kung ang order sa iyo is nasa 300, ang shipping fee is 120. So 420 'yon, 'yun ang binayaran ni buyer. Eh kaso unsuccessful. So, yung 120 na yon iaawas doon sa 300. Kaya minsan magtataka ka, bakit 300 naman ang kita ko, bakit ang kalahati? So, di ba minsan hindi natin napapansin si adjustment kasi may mga charges tayong minsan hindi natin napapansin. Magtataka na lang tayo, bakit ganito? May mga charges. Hindi natin. Hindi ka nakabinayaran ni buyer. Tapos may charges pa. Check-check din tayo ng ating balance. Tingnan natin. Lalo na kapag may RTS tayo. Check natin kagad kung meron tayong adjustments. Pawa naman yung ano, yung seller na maraming parties. Tapos tumas pa si commission. Hindi ay ka. So, yun lang. I do hope na nakatulong yung video. Kung may question kayo o na-experience nyo na yan, please comment para mabasa ko na. Don't worry, sasagutin ko agad yan. Okay? May tanong man kayo. So, thank you for watching. Good time. Bye.